Mga ka-showbiz, ramdam na nating unti-unti nang bumabalik sa normal kahit may kahigpitan pa rin. Maraming nag-aabang kung magkakaroon na rin ba ng audience ang kapamilya shows na ASAP Natin To at It's Showtime. Maging ang daily noontime show ng TV5 na Lunch Out Loud. Ito ay matapos mag-anunsyo ang programa ng Kapuso ng All Out Sunday. Dumarami na nga ang concert at event na may live audience pero matumal pa rin ang pasok ng moviegoers sa local cinemas. Excited nga ang mga kapamilya na magkaroon ng live audience na iaanunsyo sa mga susunod na araw. Samantalang magsasama-sama sa entablado ng ASAP Natin To ang mahigit 30 kapamilya artist at maghahandog ng mga awiting puno ng inspirasyon. Ito'y upang pasalamatan ang mga sumusuporta sa 100 days na fundraising ng Tulong-Tulong sa Pag-ahon, isang daan sa pagtutulungan ng ABS-CBN at ABS-CBN Foundation para sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Pinangunahan ito ni na Martin Rivera, Shasha Padilla, Regine Velasquez Alcacin, Moira De La Torre, Casey Tandingan, Aiza Siguera, Noy Volante at Jonah. Nakapaghatid na ng food pack sa 207,649 na pamilya at home repair kit sa 584 na pamilya habang umabot na sa higit 105.86 million ang cash donation at nagkakahalaga naman ng 16.5 million ang in-kind donation. Magandang senyales na nagdo-normalize na ang lahat at sana ay bumalik na ang live audience sa ating mga programa. Maaalalang nagkaroon na ng live audience matapos ang engrandeng palabas ng inihanda ng noontime show na It's Showtime para sa kaarawan ng mainstay host na si Vice Ganda nitong Sabado. Hindi lamang makulay na pagtatanghal ang naging panimula ng birthday special ni Vice dahil ginulat din niya ang mga manonood nang ipakita ang pagkakaroon ng madlang people sa studio sa kauna-unahang pagkakataon simula nang magkaroon ng pandemya. Malaki ang pasasalamat ni Vice sa ABS-CBN Management dahil pinayagan ng show na magpasok ng live audience sa studio matapos ang higit na 2 taon. Hindi nga lang live audience ang inaabangan, kundi isa sa inaabangan ay ang after the election on May 9, ay kung ano ang magiging kapalaran ng prangkisa ng ABS-CBN. Inaasahan na muling mag-a-apply for a new franchise ang Kapamilya Network, matapos madinay sila ng mga kongresistang hindi pumabor sa kanilang application for franchise renewal. Malaki naman ang pasasalamat ng mga big boss ng ABS-CBN sa kanilang stars and singer, pati na rin sa production staff, crew at sa lahat-lahat ng mga nakibahagi sa tulong-tulong at sa mga patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa ABS-CBN sa kabila ng kawalan ng prangkisa nito. Pinatay man nga ang prangkisa ng ABS-CBN, nananatili umanong buhay ang samahan at diwa ng paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinion at kung bago ka lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.